Salo. And guys, so nakita ko si JK doon sa may ano, sa may cloud 9. Tay lalim ng puti nilaw. Good morning, Siargao. Day 1. At ayan, kakagising ko lang guys. Ang oras na ay 9:26. So medyo nag-prepare lang din ako ng konti. So kagabi, hindi muntik na akong walang matulugan. Tapos nag-search ako sa Facebook, sa internet. Lahat ng napagtanungan ko, halos fully booked na lahat. Tapos ang nakita ko lang is itong Harana Surf Resort. Kaso medyo napamahal ako ng konti. Pero okay lang. Ang bed dito, bunk bed, is 900 per night. Ito yung itsura niya. And ito yung youth community dorm. Basta ganun. Ayan. Marami siyang bed. Pero feeling ko sulit na yung 900 sa ganito. Doon sa iba kasi 450. Mas mura sana yun kasi mga fully booked na talaga. So maganda siya. Parang hotel siya. Air conditioned. Tapos maganda rin yung ambience sa labas. Tapos dito yung may restaurant na ano, dinadayo talaga. Parang resto bar siya. Maganda yung ambience. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung labas. Tapos yung weather ngayon, maaraw siya pero umuulan. Kaya may dry bag ako. Ayan. Ito pala yung bed ko. Ayan, yun yung bed ko. Kasi may kasama din siyang locker pala. Doon. Ayan, sa gilid. So, ang agenda ko muna ngayon, maghanap ng breakfast. Tapos hindi ko na alam kung anong sunod kong gagawin. Ayan, tingnan natin mamaya kung anong gagawin ko. Kasi wala pa talaga akong masyadong planong gagawin. So, I think hindi naman masayang ang oras ko. Just go with the flow lang. Tinanong ko anong mangyayari sa araw na to. So, see you later. Sa labas pala, papakita ko yung itsura. Ayan, tapos pagpasok pala dito guys, dito yung ito yung shower, tapos may sink, tapos ito yung toilet. Ayan, so ang itsura ko ngayon, ayan. So ito yung itsura niya guys sa labas. Ito yung youth hall. Tapos maraming mga ano dito, mga rooms, mga ayan. So maganda yung ambience dito. Tapos paano ba lumabas? Ayan dito. Ito yung may restaurant, tapos may beach area din sila doon. Okay, check natin mamaya. Pero magbe-breakfast muna siguro ako. Hinahanap ako ng breakfast. So, naglalakad ako ngayon guys pa Cloud 9 kasi ano naman siya, walking distance lang mula so doon sa Harana Surf Resort. Kaso para ako lang tayo naglalakad. Ayan. Hindi kasi ako marunong magmotor. Pwede sana magrenta ng motor. Parang pang buong araw na siya, 300. Kaso, hindi ako marunong mag-drive. So ano na lang, lakad-lakad na lang. Tapos may mga tricycle din naman. Kung within General Lu na lang, 20 pesos yung pamasahe kung malapit lang. Ayun, pwede namang sa Makay. Kaso trinay ko na lang maglakad para din ma-enjoy ko yung play. Wait lang guys, may nakita ko magandang spot dito. May nakikita ko sa IG picture. Ito pala yun. Ayun, may nakita ko sa Instagram. So tatry ko muna mag-picture dito guys. Sa Cloud 9. Ito, dito yung ano, may mga surfing tutorial, surfing class, ayan. Tapos, baka mamaya mag-ano ako. Chill lang ako ngayon, pero mamaya baka mag-surf ako. Medyo mainit pa kasi. Pero ang bala ko mag-rent lang ng surfing board kasi medyo, alam ko naman yung basics. Nakapag-surfing na ako dati sa ano, sa Baler. So, feeling ko kaya ko pa naman sana. Kasi medyo mas malalaki yung waves dito eh. Pero may area naman na for beginners. So, pwedeng doon naman yung natin mamaya. Baka mangitim ako. Sayang mga pa-kojig natin. Mangitim ako dito. Yung alam ko naririnig nyo ako. Malakas kasi ng hangin. Surf. Kaso, hindi man lang ako nakaride. Kinag-cramp kagad yung binti ko. Yun naman. Siguro bukas try ko ulit. Nag-cramps kasing legs ko eh. Ayan. So ngayon, pauwi muna ako. Siguro magpapalit muna ako. Tapos baka bumalik ako dito mamaya pag sunset. Kasi maganda mag-picture dito sa Cloud 9. Kapag sunset. And bro, guys, JK in the house. Hello.
Napa-vlog ka rin? Oo. Nice. Bakasyon ka rin dito? Oo. Actually, kakarating ko lang kagabi. Na talaga? Tapos still Friday lang ako. Ikaw ba? Kakarating lang kayo ng umaga, uwi bukas. Okay. Parang fly in, fly out. Pero, madalas ka dito? Hindi. Actually, first time ko ata dito eh. Ata? Hindi ka sure? Hindi ka sure eh. Ako actually, first time ko. Talaga? Oo. Tapos, solo. Oo. Solo traveler lang ako. Nice. Ayan guys, so nakita ko si JK doon sa may ano, sa may Cloud 9. Kasi nagpa-picture lang ako. Sabi, kaya pala may mom, parang may lola na nasa likod ko. Tapos sabi niya, doon nakita mo ba si Juan Carlos? Sabi ko, sino pong Juan Carlos? Akala ko nag-inahanap niya yung anak niya o kung sino man. Yung pala si JK yung inahanap. Yung sinasabi niya. Grabe. Kinabahan ako, parang starstruck ako ng ano, sa ilalim ng puti nila. So guys, pupunta ulit ako ngayon ng Cloud 9 kasi maganda yung sunset doon. So yung suot ko ngayon ay yung white. Mukha akong pasyente, di ba? Mukha akong mag-duty, ganyan. Pupunta muna ako sa Cloud 9. Magta-tricycle lang ako kasi 20 lang naman pupunta doon. So mali po ako. Sunrise pala yung nakikita dito, hindi sunset. Kasi nasa east to. Kasi ma-absent ako nung sa hay kasi namin dati. Kaya hindi ko alam yung sunrise, sunset na yan. Siguro bukas na lang ako babalik ulit kapag sunrise. Maganda din yung sunrise kasi dyan mismo yung sunrise. Sunset pala sa kabila. So medyo nahiya ako sa inyo ng konti. Dito tayo kakain ngayon sa Mama's Grill. Kita ba? Hindi ata nakikita. Ayan, basta Mama's Grill. In order ko pala, ano lang, grilled chicken leg. Ayan, tapos nag-aladala ako ng Coke. Hindi pa pala ako nagla-lunch kanina pa. So ano ko na to, lunch and dinner ko na. And guys, tapos na ako mag-dinner. Ang sarap na ano nila ng chicken. Saka ano lang, mura lang din, nakadalawang ano nga ako, nakadalawang rice ako. Tapos yung total na binayaran ko, parang 130 lang. Ano na yun, may extra rice, tapos may Coke pang kasama. So, sobrang mura lang talaga, saka ang daming kumakain. Ano pa ngayon, weekday. So, siguro pag weekend, ano yun, punong-puno. So, ngayon naglalakad-lakad lang ako. Actually, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero marami kasi mga establishment dito, sa so may mga tabing kalsada. So, titignan ko kung, ano lang, sightseeing lang, ganyan. Wala talaga akong plano. Pero pag wala, uwi nila ako mamaya-maya. Ayan, ang dilim na. Tomorrow. Good morning, Siargao. Day 2. Time check, it's 12 na. Kakagising ko lang, ano Marvin, puro tulog tayo dito. At maghanap muna ako ng breakfast. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga today. Hanap muna akong breakfast, guys. Yung mukha ko pala parang oily kasi naglagay na ako ng sunblock. Hindi ako naligo. Nagano lang ako, nagilamos lang ako. Tapos nagpalit ang damit. Kasi baka mamaya maligo din naman ako pag nagano, diba? So hindi na ako naligo, guys. Tapos baka ang itry kong breakfast ngayon, yung Shaka, Siargao. Ano siya eh? Parang smoothie bowl, ganun. Basta sikat siya yung mga sa Instagram, mga Instagrammable yung mga pagkain nila. So tatry ko doon, ano na siya, brunch na kasi hindi pa ako nagbe-breakfast tapos alas 12 na. So tapos na pala ako kumain, guys. Yung ano nila, yung smoothie bowl nila, 250, tapos mag-add lang kayo ng 50, 300 pesos may kasama ng iced coffee. Tapos hindi ako makapag-vlog dun kanina kasi ano, malakas yung hangin. Eh wala pa akong ano, external microphone. Siguro ngayon man daming ano, background noise, ang lakas kasi ng hangin, tapos ang lakas din ng waves. So ewan ko kung naririnig nyo ako, nilalakasan ko lang yung boses ko.
Kaya tapos ngayon hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko, guys. Kasi parang pag nag-tour kasi ako, pag naka-motor, pag nag-hire ako, baka ano, umulan, medyo pangit kasi yung panahon, mahangin, tapos madilim, mukhang uulan. So, nag-chill lang ako. Saka baka kapusin din ako sa budget kasi may tour pa ako bukas, baka mag-island hopping. So, balik muna ako sa room, guys. Kasi natatay ako. So, baka maligo na rin ako kasi hindi pa ako naligo kanina pa. So, ito pa lang suot ko, guys, ngayon. Ito rin yung suot ko kahapon. Sinuot ko lang ulit kasi ano, hindi ako napag-picture kahapon. Huwag nilang ano, hindi naman nila malalaman. Ano lang, satin-satin na lang, ha. Sa inyo ko lang sinabi na nag-ulit ako ng damit. Kaya, huwag yun na ipagsasabi, ha. Ayan, mukha na naman akong pasyente ngayon. Pasyente o nurse. Basta po ang ano. So guys, galing pala akong Cloud 9 kanina, kaso hindi yata marinig yung audio ko doon nung nag-video ako. Tapos pumunta ako doon kasi mga ano na, mga past 5 o'clock na. Tapos magbabayad sana ako ng 50 pesos kasi yun yung entrance fee talaga. Hindi na ako pinagbayad ni Kuya kasi parang libre na daw kapag mga ganong oras na. Kaso nga lang, hindi ko masyadong na ano yung sunset kasi cloudy. So, ayun, medyo ano, parang madilim yung mga kuha ko. Tapos ang hirap mag-picture kasi ako lang mag-isa. Tapos inaano ko lang, ginagamit ko lang tong tripod ko. Ayan ang liwanag. Tapos sineset ko lang sa cellphone ko yung timer para makapag-picture ako. Tapos bumalik pala muna ako dito. Ito yung room na tinutuloyan ko. As ito yung bed ko. Ayan, maraming rooms dito. Ay, maraming rooms. Maraming bed dito sa villa na to. Tapos, nag-chill lang ako maghapon kasi wala talaga akong plano. Kasi baka kulangin ako sa budget kapag lahat ng tour nag-tour ako. So, siguro yung ibang mga tour, pagbalik ko na lang. Babalik agad. Hindi pa ako umaalis pero gustong-gusto ko na agad bumalik. So parang ang dami pang pwedeng i-explore talaga dito, guys. So I suggest na pagpupunta din kayo, i-alat nyo yung budget nyo, planuhin nyo ng maayos. Kasi ako hindi ako nagplano. Ano lang ako. Sobrang spontaneous lang. Kaya okay na rin. Parang adventure din. Masaya rin naman yung ganun. Depende sa inyo kung anong type ng traveler kayo. Gusto nyo organized o gusto nyo spontaneous. Kayo bahala doon. So mamaya magdi-dinner siguro muna ako, tapos bukas ay may island hopping tour ako. So see you whenever I see you. Ha? Ano daw?